Nag-assemble tayo ng aging machine, brand new 747 na si Ruba. Assemble muna natin yung stand. So, ito pag-assemble ng stand. Ito na gamit niya, nilabas muna sa plastic. Una niya yung kakabit ito, kanyang pedal. So, ganito dapat ang itsura. Nakabit natin siya dito. Pero bago yun, tansyano natin ito kung paano magiging kabit nito. Ayan, dapat ganyan siya. Okay. Dabi siguro, unahin muna natin ito ikabit. Ayan naman, set aside muna natin ito. Ito muna una natin. Next na. Ito na last thing na kalta. Okay. Ito nga pala, size 17, ito size 14. Tapos ito naman, size 10 yung ginamit ko, 11 kasi yung kabila, 10 yung ginamit ko. Tapos syempre, vice grip para pangontra. Ito, hindi masyadong higpitan kasi pag higpitan mo yan, pwedeng pwede, pero mabibend itong lata. Kaya dapat naman tama lang higpit dito. Tingla. Isang stand. Okay. 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 Kuha lang ako ng mesa. Pepo ang mesa. Ganitin. Mesa ng Ruba. Ganitin na ito.
ko. Ibabaw. Ilan niyo itong tuli ng motor dito sa daanan ng belt. Naka-align na. Kabit niyo na itong mga washer niya. Tsaka yung nut. Nabilisan lang po ito, no? Kasi kailangan na rin itong makina. Alis yung customer. Hintay na lang daw to. Ito, tama lang din ang higpit para lang hindi gumalaw yung motor kasi naka-suspend naman to sa rubber cushion. Switch niya. Pwesto niya dito. Pwede rin naman dito kahit saan, pero dito mas prefer ko bago siya dumikit dito sa butas. So, para mabilis tayo makapag-assemble, pinupok ko na lang to. Make sure din na hindi siya lalabas ng paganyan. Tama lang na makapasok siya ng bahagya. Para kung ididikit nyo man to sa ibang mesa, hindi magbabanggaan sa switch. Ipot nyo ng konti para kumapit yung wood screw. Kung mapapansin nyo, nakabaliktad pa yung mesa natin. Mapaliktad siya para mabilis tayo makapag-assemble. Pagkatapos natin may kabit lahat ng mga to, tsaka natin babalik pa rin yung mesa at kakabit sa paa. Masyadong pupukukin na maigi dahil baka maputol yung wire. Pwede natin baliktarin yung mesa. Tapos itong posisyon ng paa dito sa mesa, sakto lang na hindi matatakpan yung butas ng tread stand. Kasi minsan pag natutukan niya ng paa sa ilalim, hindi nalulusot yung tread stand. Ayan, ganyan. Tapos ngayon, kakabit muna natin yung ulo bago natin i-wood screw yung stand sa mesa. Ito muna natin kakabit. Ito, naikabit na natin. Nandun na yung small pedal. Ito yung kanyang base natin. Ito yung mga bolts. Makikabit yung base. Ito yung mga rubber cushion. Okay, so ito naman, lagyan natin ang washer. Lagyan yung washer. I-prepare natin to para may kapit siya sa ilalim.
Ito yung kanyang spacer na goma at yung spacer na bakal, pwesto na sa loob. Bit ito at ito yung ikakabit. Ito pala. Ayan, ganyan. So, sumigit yung bolt. Doon muna natin ikakabit dulo. Gamitin natin siya ng tools na to. Kasama. Ito. Ah, mahigpita na maigi. I mean, hindi naman talagang sobrang higpit kasi rubber cushion din to. Ang idea para ma-absorb niya yung vibration habang tumatakbo yung makina. Ayan, kaya hindi siya talaga dapat inihigpitan. Parang dapat makasuspend siya sa goma. Ayan. Nakabit niya. Kaya tayo dito sa taas. Pwesto natin itong mga rubber cushion. Dito, yung mga may bakal sa dulo. Dito siya nakapwesto. Isa, dalawa, tsaka dito tatlo. Dito naman yung walang goma sa loob. Dito siya nakapwesto. Dito ba? Pansin nyo dito, sakto-sakto siya doon, yun ang magiging guide nyo. And then i-align nyo lang na maayos yung makina bago nyo ilapag. Siguradong shoot yung apat na, ay yung tatlo pa natitirang rubber cushion. Wait, bago ito. Oh, wait. Ito, pato ito. Okay. Ano ito? Ito, pitman rod. Dito yung ikakabit. Ito, ang suot nyo mula rito papunta doon para hindi sa gabal ito dito sa kilos nito, kasi kung babalik sa rin yan, gagawin nyo yung paganyan yan, sa gabal ito dito yan o diba? Kailangan paganyan siya yan, para libre kilos. Ito naman, kakawit niya rito. Since pag inalign yung ganyan, mas maganda kung dito siya, ganoon natin ikakabit. Para itong pitman rod natin straight. Tandaan nyo, hindi pa natin naiwoodscrew yung ating mesa. So, kailangan i-wood screw nyo muna yon bago nyo iset ito. Pero ito kasi, plano kong kalasin din mamaya dahil kakarga ko siya sa sasakyan. Kaya hindi ko na siya i-wood screw, hindi nyo na makikita yun. Paano? Pero basically, ganun lang naman, simple yung pag-wood screw lang. Ito naman yung kanyang kadena. Okay. Mula dito sa taas. Kawit nyo na to. Sabit nyo dito. Tapos, ihugod nyo lang to. Yan. Hindi mo sa ilalim. So, gamitin nyo isang hook. Sabi nyo lang. Okay. Right. So, yan ang kanyang pinaka pangangat ng pressure put. Pakita ko na lang dito sa inyo kung
paano natin ikakabit yung ating wood screw. Ito. Ito ang tirada namin yan. Ito, maluwag. Dapat ganyan lang. Upita, wow, saan lang orang. Okay. Ito. Done. Ay, kanina. Ay. Okay. Dahil minsan may matatalas yung dito, nakakasugat yun. Hindi ko natin gagambit. Ayun ako. Gila natin ang kuya. Ayun siya ang luwag. Ayan. Para natin lang ito. Ito. Pag-ibitan. Ingat kayo rito kasi minsan pag hinigpitan mo yan, pag dumulas,
pupunta sa kamay mo, daliri, patay. Siya naman pa ganyan, ganyan. Pag dumulas, pak, tusok ang kamay. Kaya mag-ingat po tayo. Pagka baguhan pa lang po kayo, pwede niyong ilapag. Ganyan, at doon yung kwersahin. Okay? Okay. Ayan na. Sa forma na ating 7x7 na silipa.